Ano mas okay? Mag-start ng part-time or full-time po kaagad? Depende to. Siyempre, sa mga walang trabaho, mag-full-time ka na kaagad. Oo. Wala ka mang ginagawa. Mamaya niyan, wala ka nang ginagawa. There, ano, part-time tambay pa. Oo, may ganun, part-time eh, no? Ganun. Pero doon sa working, if I were you, based on my experience, naging advantage kasi sa akin yung part-time. Why? Kasi market mo yung office mo eh. Market ko yung company ko. Eh pag nag-retire ka kaagad or nag-resign ka kaagad, ikaw mismo nahihiyang bumalik kasi you don't feel welcome. Kasi nag-resign ka, nalaman na nag-networking ka, nahiya ka nang bumisita. Eh pag ikaw ka-office mate nila, wala silang choice. Papasok araw-araw eh. Mm. Kaya marirecruit mo sila. Pangalawa, wala kang pressure na kumita kaagad ng malaki. Ibig sabihin, pwede mong isipin na, sige, magre-resign ako pag kumita na ako. Yung iba kasi nagkakamali. Pag masyado silang pressured, dahil nag-full-time agad nang hindi kumikita, ayan, ang daming mga namimressure na mahal, mahal niya sa buhay, na bakit ka kasi nag-resign, di ka pa kumikita. So ngayon, yung distributor, lalong napapraning. Tapos sasabihin niya sarili niya, dapat pala, di na lang ako nag-resign. Ang pag-resign, pag-full-time, mentally and emotionally, prepared ka dapat. Yes. Pag hindi ka prepared, don't do it on a full-time basis. Yes. Sir, magbibigyan mo kami ng figure. Ng? Yung para sign, para mag-resign na. Figure ako, na kinikita. Ako, on my third month, I resigned from my work when I was kasi 1,156. On my third month, nag-56,000 ako eh. So I resigned on my third month. Pero yung iba kong mga kilala, as early as 20,000, they resigned kasi ang maganda naman doon pag nag-resign ka nang bumi 20 mil ka na, 15 mil ka na. Tapos ang sahod lang, Sir G's, 8. Talagang matetem ka dahil, ano ba to, part-time. Ganito pa lang, lalo na siguro kung ifu-full-time ko. Kaya yung iba, nagfu-full-time. Pangalawa, ang advantage pag full-time ka, ang dami mong magagawa. Dami mong magagawa kasi yung 8 to 5, naka-confine ka sa job. Makagkaroon ka ng activity, 6 o'clock and above na. Pag full-time ka, pag gising mo pa lang, tapos tinuruan ka ng upline mo kung ano gagawin mo from the moment you wake up in the morning until late at night, napaka-productive ng nagpo-full-time. Yes. Kaya for me, sa mga pagpo-full-time, you have 3 things to do. Number 1, you have to be emotionally prepared. Number 2, you have to be mentally prepared. And number 3, pa-consult kang mabuti sa upline mo bago ka mag-resign. Kasi pag yung upline mo, alam ng upline yan eh. Pag ang upline, alanganin sa'yo na magpo-full-time ka, sasabihin nun, wag muna. Kasi sa loob-loob niya, langanin to, baka ko lang mapahamak pag nag-resign to eh. Pero pag yung upline, kilala niya yung downline niya, dedicated, ibubuhos lahat. Ang commitment is, patay kung patay, magsasabi yung upline, mag-resign. Oo, mag-resign ka na. Yes, yes. Kasi malakas ang loob niyang pag-resignin, kasi alam niya ang commitment nung downline. Kaya pag nagpaalam ka sa upline mo, at hindi ka pinayagan, question yan, ba't hindi ka pinayag? I think, sir, tama yun eh, yung emotionally. Kasi nakikita nung apply yung tibay mo. Oo. Ako, sir, for me, nakita ko to mga 1 month, 2 months, may tibay eh. Oo. May experience sa leadership, may naroon sa siyang, alam mo yun, may, sa church nila, may experience na siya, tapos nagtitinda-tinda na siya dati. So, tapos may tibay, pwede, sige. Tama. Kasi hindi basta-basta mag-resign because a lot of people will mock you, especially some people will, alam mo yun, mag-expect kaagad ng malaki sa'yo. Pag hindi mo na-produce, grabe, bobombahin ka. Number one kalaban mo dyan, pag may asawa ka, naku, putak ng putak yan, di ka pa na, nakapikit ka na, natutulog ka pa. Pagka ikaw naman, anak na nag-resign, katakot-takot na ugali, ganyan sir, ang sasabihin sa'yo ng nanay mo. Ugali pa naman natin Pilipino, mahilig tayo magsisi. Oo. Oh, mahilig talaga. Ugali ng Pilipino yan, laging naninisi. Kaya ano yan, you make sure that you are prepared mentally and emotionally and ask your upline about it. Pero sa akin, sige, try mo. May matututunan ka dyan. Resign.